Manggalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, nanay sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Sa banal na misa, makakatagpo natin ang ating Panginoong Jesus sa patuloy niyang pagpapaalala sa atin ng dakilang pag-ibig sa atin ng Diyos Ama. Sa misang ito, muli natin siyang makakaniig sa kanyang kamahal-mahalang katawan at dugo. Dumulog tayo sa kanya na pinapanibago ang ating pagtitiwala at pananampalataya. Dumulog tayo sa kanya na muling bumubulong ng ating mga pangangailangan. Upang tayo ay maging karapat-dapat sa ating banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang lahat ng nagawa nating mga kasalanan. Na tayong lahat ay humingi sa Diyos ng awa at kapatawaran. Sama-sama nating sabihin, inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan, para sa mga nananalig, Ikaw ang buhay. Para sa mga nagpapakumbaba, Ikaw ang kadakilaan. Para sa mga banal, Ikaw ang kapalaran. Paunlakan mo ang aming mga pagluhog upang ang mga nananabik sa mga ipinangako mong kaloob ay laging magkamit ng iyong kasaganaang lubos sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Noong mga araw na yun, lumalago at lumalaganap ang salita ng Diyos. Sina Bernabe at Saulo ay bumalik buhat sa Jerusalem nang maganap na nila ang kanilang tungkulin at isinama si Juan na tinatawag ding Marcos. May mga propeta at mga guro sa simbahan sa Antioquia. Kabilang dito sina Bernabe, Simeon at tinaguriang Negro, Lucio na taga Sirene, Saulo at Manaen, kababata ng Tirarkang si Herodes. Samantalang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, ibukod ninyo sila, sina Bernabe at Saulo, sila'y hinirang ko
para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila. Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila'y pinayaon. Kaya't bumaba sa Seleucia sina Bernabe at Saulo na sinugo ng Espiritu Santo at lahat do'y naglayag patungong Shipre. Nang dumating sila sa Salamina, ipinahayag nila ang salita ng Diyos sa mga sinagoga ng mga Hudyo noon. Kasama nila si Juan Marcos bilang katulong. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng tao. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan, kami Panginoon, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa amin iyong pinagpala. Naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Sinabi ni Jesucristo, sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, malakas na sinabi ni Jesus, ang nananalig sa akin ay hindi lamang sa akin nananalig, kundi pati sa nagsugo sa akin. At ang nakakita sa akin ay nakakita sa Kanya. Ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan, upang hindi manatili sa kadiliman ang nananalig sa akin. Kung mapakinggan nino man ang aking mga salita, ngunit hindi niya tuparin ito, hindi ko siya hahatulan, sapagkat naparito ako, hindi upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito. May hahatol sa sino mang magtakwil sa akin at hindi tumanggap sa aking mga salita. Ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanya sa huling araw, sapagkat hindi ako nagsalita sa ganang sarili ko lamang, kundi ang amang nagsugo sa akin ang siyang nagutos kung sino, kung ano ang aking sasabihin at ipahahayag. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan, kaya't ang ipinasasabi ng Ama, ang siya kong sinasabi. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Padre. Kumusta na po kayo? Noong isang buwan ay
kapag ako po'y nagmumumog ng tubig, ay nakakaramdam ako ng pangingilo sa aking ngipin dito po sa may bandang kanan. Nagpunta po ako sa dentista at akin pong ipinacheck. At sabi niya, Father, mayroon pong natanggal na pasta ang inyong ngipin. Ibabalik ko lang po. Pero nung maibalik na yung pasta, ay parang nararamdaman ko pa rin yung pagkangilo. At paminsan-minsan, pag ikinakagat ko, ay para siyang may kaunting sakit. Hindi ko masyadong pinansin at dito po ako sa kaliwa gumagamit. Pag ako po'y kumakain, itong kaliwa ang ginagamit ko sapagkat natatakot ako na baka may sira yung isa kong ngipin at tuluyang maputol na hindi lang nakita nung dentista. Hindi na po siya nagpapapansin yung ngipin na yon. Kaninang umaga habang ako'y kumakain, nalimutan ko na hindi ko nga pala ginagamit masyado itong aking kanan. At naikagat ko dun sa isda na medyo tuyo. Nako, ay sumakit. Ano ho? At hinintay ko muna na humupa bago ako nagpatuloy ng pagkain. Sabi ko sa sarili ko ay, bakit ko ba nalimutan na hindi ko nga pala masyadong ginagamit itong aking kanang ngipin? Minsan po ay may nagkumpisal sa akin. Alam ko ang kanyang edad sapagkat tinanong ko. Sabi ko ay, tatay, ilang taon na po kayo? Ay, 72 po ako, Father. Ay, kailan ka po huling nangumpisal? Naku, ako po yata ay grade 5. Ay, di mga 10 years old ka po noon. Sabi, opo, Father, yun po yung aking unang komunyon. Ay, di ngayon ka lang po uli nakapagkumpisal. Ay, opo, Father, matagal na panahon. Ay, ano po ang iyong nagawang kasalanan na nais mong patawarin ng Diyos? Habi sa akin ay, ako po, Father, ay nagsinungaling. Meron pa po ba, tatay? Ah, wala na po, Father. Sabi ko'y parang kasinungalingan nga yan. Sapagkat 10 years old, nung huling mangumpisal, inulit ay 72, ang kasalanan lamang ay pagsisinungaling, ay totoong kasinungalingan. Bakit nga ba minsan hindi natin napapansin yung mga kasalanan na gagawa natin? Meron pong dalawang dahilan. Una, baka hindi natin alam kung ano ang kasalanan o hindi. Yung kakulangan natin sa kaalaman tungkol sa kung ano yung mali at tama sa pamantayan ng Diyos ang siyang nagdadala upang yung mga mali na nagagawa natin ay hindi na natin itinuturing na pagkakamali. Yung po ang una, kawalan ng kaalaman. Pwedeng kakaunti ang alam o wala talaga. Ikalawa, hindi na lang pinapansin. Kung magkasala, kung magkamali, okay na lang. Eh, tuloy-tuloy naman ang buhay. Tuloy-tuloy namang tumatanggap ng parang biyaya ng Diyos. Pagkat hindi naman naghihirap ang buhay. Kaya naman, parang binabaliwala ang kasalanan. Sabi po ni San Agustin, think of your end and you will not sin. Isipin daw natin ang ating katapusan upang tayo'y huwag magkasala. Ano po ba ang epekto ng kasalanan sa atin? Whether we like it or not, kung hindi man natin ito pinapansin o pinapansin natin, ito po ang mga epekto ng kasalanan sa buhay ng tao. Una, ang kasalanan ay sumisira sa mga relasyon. Sin destroys relationships. At kapag wasak ang ating mga relasyon, hindi tayo masaya.
hindi tayo mabubuhay ng maayos at mapayapa. Imagine niya lamang natin, kapag ang mag-asawa ay malayo na sa isa't isa, bagamat nagsasama pa, napakahirap mabuhay sa isang tahanan o sa isang bubong kapag ang iyong kabiyak ay hindi mo kinakausap. O kapag nakikita mo siya, umiinit ang ulo mo. Ano ang dahilan noon? Kasalanan. Maaaring pagmamataas, maaaring kawalan ng katapatan, o maaaring pananakit ng kalooban. Sin always destroys relationships. Ikalawa, na epekto ng kasalanan sa buhay natin, unti-unting sinisira nito ang magandang pagtingin natin sa buhay. Lack or even loss of life's appreciation. Kapag sinasaktan natin ang ating kapwa-tao, hindi natin na-appreciate ang kanilang buhay. O kaya naman, kapag sinasaktan natin ang sarili natin, hindi natin minamahal ang ating buhay. At yan ang epekto ng kasalanan. Ibinabagsak niyan at tinatanggal niyan ang magandang pagtingin natin sa ating buhay. Ikatlo, we lose our direction. Or shall I say, sabihin na natin, tamang direksyon sa buhay. Ang sabi po ng ating ebanghelyo ngayong araw na ito, darkness. Tayo'y nabubuhay sa dilim. Siyempre po, kung nabubuhay tayo sa kadiliman, di natin alam ang ating nilalakaran at hindi natin nakikita ang ating pupuntahan. Ano po ang ginagawa ni Jesus sa buhay natin? Ano pong magagawa ni Jesus sa ating buhay? Kapag nasa atin ang Panginoong Jesus, nasa ating buhay siya, kasakasama natin siya, lagi natin siyang tinatanggap, hindi tayo kayang alipinin ang kasalanan. Hindi po. Bakit hindi tayo kayang alipinin ang kasalanan? Because Satan cannot stay side by side with Jesus. Hindi kaya ni Satanas tumigil ng matagal kasama ang Panginoon. So kung si Jesus ay nasa sa atin, madaling aalis si Satanas para tayo tuksuhing magkasala. Yes, may mga pagkakataong tayo'y babagsak, magkakasala. Pero madali din tayo makakabangon sapagkat ibabangon tayo ng ating tiwala, lakas at pananampalataya kay Jesus. Kaya kahit tayo, isipin natin, kahit mga taong malapit sa Diyos, kahit mga pari, kahit mga palasimba, talagang nagkakasala pa din, nagkakamali, pero madaling nakakabangon. Pero alam nyo, kapag wala si Jesus sa buhay ng isang tao, Satan will stay there. Hindi siya aalis. Kaya maraming pagkakataon, ang isang tao nagiging alipin ng kasalanan. Kaya pag may nagsabi sa atin, bakit kaya hindi ko mapigilang magmura? Bakit kaya hindi ko mapigilang magsalita ng masama? Pag sinabi mo sa sarili mo yon na hindi mo mapigilan, anong ibig sabihin? You are slave by it. Alipin ka na nung kasalanan na yun. Ano po ang pagkakaiba ni Jesus? O mga minamahal ko mga kapatid, ano pong pagkakaiba ni Jesus kay Satanas? Ito po ang pagkakaiba. Satan will force himself to us. Kahit ayaw natin,
papasok at papasok siya sa ating pagkatao. Ang tawag niya ng Panginoon, ang tawag niya kay Satanas, magnanakaw. Ang magnanakaw, hindi nakatok sa pinto. Ang magnanakaw, pumapasok yan ng hindi mo alam. Pero si Jesus, hindi. Jesus will not force himself to us. Jesus will gently knock on the door of our hearts. Kakatok siya. At tayo ang magbubukas ng pinto para sa Kanya. At kapag pinapasok natin ang Panginoon, siya na ang bahala. Jesus will give us the grace to appreciate life even more. Bibigyan tayo ng biyaya ni Jesus na ma-appreciate natin ang buhay ng higit kahit sa gitna ng pagdurusa. Uulitin ko po. Kapag nasa atin si Jesus, He will give us the grace to appreciate life even in the midst of sufferings. Diba minsan parang nagagalit tayo sa buhay, naiinis tayo sa buhay kapag maraming pagdurusa. Ito po ang ibibigay sa atin ni Jesus. Secondly, Jesus will teach us and show us the way. Kapag nasa atin si Jesus, bibigyan niya tayo ng liwanag at ituturo niya sa atin ang tamang landas upang lumakad tayo ng maayos, may direksyon sa buhay. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Manalangin kayo mga kapatid upang tayong lahat at ang ating pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod-tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maasahan, ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan, at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay, sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo.
Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana. Hindi po kayong lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghatihati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ng lahat ng mga obispo, na Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugud-lugud sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayo po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka.
Hinihiling namin kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming, si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapayarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan ito sa bawat isa. Peace be with you po sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Mga minamahal na mga kapatid, narito ang ating Panginoong Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong lahat na palagi niyang inaanyayahang makasalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
sa tubig ng iyong pag-aruga. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal nang makita ko ang iyong pagkarangal. Dadalangin akong nakataas sa aking kamay, magagalak na awit ng papuring iyalay. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at mga may sakit na mga pari ng Arsidiosese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pagpag. Umaawit akong bungala. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan, na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasin santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit ang aming mga kagipitan. Sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muli magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang kaisa, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pamansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais natin palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalakap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paki-scan ang QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan.
Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ikatlo, ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas na religious articles. So makikilabas po ng inyong mga religious articles, mga rosaries, mga libro po na inyong binili, crucifix. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos ang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalalangin, mga rosaryo, imahen at iba pang dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama naming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dit sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayong lahat ay pagpalain ng makapangyarihang Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Na ipagdiwang na po natin ang banal na misa sa inyo pong pag-alis, taglayan ninyo ang pag-ibig at pagpapala ni Kristo. Salamat sa Diyos. Alleluia, narito na ang araw na dulot ng Diyos, nabuhay na si Kristo.